Mga kapatid, magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ang balita ngayon sa bansa, Philippine Star ngayon, mga kapatid, nagbanta si Digong, si Pangulong Duterte sa mga presidential polls na tatalupan niya bago mag-eleksyon, mga kapatid. Ibig sabihin, ibubulgar niya ang mga baho ng mga presidential candidates bago ang eleksyon. Sino kaya ang mga ibubulgar niya, mga kapatid? Basahin natin itong nasa balita dito sa Filipino Star ngayon, January 26, 2022, mga kapatid. Ang ibubunyag ni Pangulong Duterte ay mga corrupt na presidential candidates sa darating na eleksyon, mga kapatid. Ang sabi dito, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na ibubunyag niya. Okay, ito. Bagong eleksyon kung sino sa mga kumakandidatong Pangulo ng bansa ang corrupt. Ayon po sa Pangulo yan, mga kapatid. Sabi pa niya, mahalagang malaman ng totoong at bahala na ang mga taong bayan kung pwede walaan siya o hindi. Bilang Pangulo, sabi niya, nakukuha daw niya lahat ng impormasyon at nakikita rin niya sa pamagitan ng pagmamatyag. Siyempre, may mga intel yan eh. May sinusubaybayan nila ang galaw ng bawat opisyalis ng gobyerno, mga kapatid. Kaya alam niya kung sino yung pinaka-corrupt, yung corrupt at saka mas corrupt, mga kapatid. Kaya yan, nagbanta na siya kung sino talaga yung pinaka-corrupt sa mga kandidato sa darating na eleksyon, mga kapatid. Ang sabi pa niya, may kandidato mano na akala ng mga tao ay malinis. Pero marami daw nagreklamo ng mga Chinese dahil sa ginagawang korupsyon, mga kapatid. Ang sabi pa niya, talagang hindi pwedeng maging presidente. Mayroon naman dyan na presidente na pero masyadong korup, sabi niya. Ulitin ko to ah, yung sinabi niya ganun. Mayroon dyan, talagang hindi pwedeng maging presidente. Mayroon naman dyan na presidente pero masyadong corrupt. So alam natin kung sinong presidente na masyadong corrupt. Ang tinutukoy niya, mga kapatid, si Ping Lacson naman presidente, si Manny Pacquiao hindi presidente, si Isko hindi presidente, si Bongbong Marcos hindi naman presidente. So alam na, mga kapatid. Pero antayin natin yung papangalanan talaga ni President Digong. Sabi pa dito, mga kapatid, akala lang kasi ng mga tao malinis, pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official na business ah, pati yung mga Chinese nagre-reklamo na masyadong corrupt daw, sabi ni Duterte. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo sa malapit na niyang ibulgar. Tatalupan niya, sabi niya, ang mga kumakandidato sa pagka-presidente sa darating na eleksyon, mga kapatid. So ito ay manmanan natin. Antayin natin kung kailan ibubulgar ng Pangulo yung tinutukoy niya na corrupt, mas corrupt at saka pinaka-corrupt na official or na presidential candidate sa darating na halalan, mga kapatid. Again, salamat. George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka pindutin yung notification bell, mga kapatid, para manotify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. At saka i-like na rin, saka i-share, saka mag-comment na rin, mga kapatid, kung ano ang masasabi nyo sa pahayag ng ating mahal na Pangulo, mga kapatid. Salamat po ng marami. Again,
George R. Vlog. Stay safe and healthy. God bless. Thank you very much.